Hi guys, ako si Mine and welcome to my channel. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, I invite you to please like, comment, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time may mga bago tayong video i-upload. So sa video na to guys, ang ituturo ko sa inyo is yung bagong pictures ng Filmora X na motion tracking. So itong motion tracking na to is nag-aalaw sa inyo upang i-track yung motion ng particular na content o video na gagamitin nyo. Tao man o bagay. Okay, so pwede nyo siyang lagyan ng effects, elements, titles, or even image or video. So as you can see dito sa aking screen, gagamit tayo ng dalawang videos. So ito rin yung ginamit ko dun sa kaninang intro nung aking video. So idrag lang natin siya guys dito sa baba. Okay, yan, drag natin. And don't forget to mute yung music kung hindi yan yung gagamitin nyo. Okay, so drag natin, i-mute natin yan. Okay, and then edit muna natin guys. Okay, so pagkatapos nyo yung i-edit yung videos na gagamitin nyo, i-render muna natin guys. So after kong i-render yung videos na in-edit ko, so double click lang natin tong unang video. So under netong video settings niya, click nyo tong motion tracking. Okay, so dito sa box na to, itong plus box, so click nyo lang yan. And then dyan nyo itatrack yung motion na gusto nyo na itrack niya. Okay, so dito sa particular na video na to, itatrack ko tong buong motor and also yung tao. Okay, so ipil nyo lang. Okay, so start natin yung tracking. Okay, good. And also itong pangalawang video, so itrack lang natin itong babae na to na nasa harapan. Ulitin lang natin yung procedures kagaya nung sa una. Okay, so after na matrack yung motion niya, then click uli natin tong render para maging smooth yung kanyang playback. So after nyo ma-render guys, pwede na kayong gumamit dito ng elements. Okay, pwede rin kayong gumamit na itong titles or image or videos. Import nyo lang. So susunod lang siya dito sa tinrack natin na motion, ano. So sa video na itong gagamitin natin is title. Okay, so click lang natin itong title. Okay, so ang gagamitin ko dito ay yung provided din naman ng Filmora na call out. Okay, so punta na, hanapin lang natin itong call out. So sa unang video ang gagamitin ko ay itong call out 3. So i-drag lang natin dito sa ibabaw ng unang natin video. Okay, i-wide lang natin. And then edit lang uli natin guys. Yan, nasa inyo kung sa inyo mismong time kung sa inyo ilalagay yung inyong text, elements or anything na gusto nyo gamitin. So double click lang natin tong text. So dito pwede na natin i-edit yung kanyang text. Let's say ang gawin natin is lagyan natin siya ng name Walker. And then okay. So dito pwede nyo rin siya ditong i-edit. Let's say yung scale niya, pwede natin siyang palitin o palakihin. And also dito double click lang natin to. And then punta tayo sa transform. Okay, flip lang natin. Yan. So okay. So after natin gawin yung unang video, sunod natin yung next video. So dito ang gagamitin ko itong call out 1.
Okay. So, ulitin lang natin yung procedure na ginawa natin sa unang video. And then, i-render uli natin, guys. So, after natin i-render, balik tayo dito sa video 1. Double-click lang natin. And then, balik tayo dito sa motion tracking. Dito sa na-track niya, i-click nyo lang. And then, hanapin nyo lang itong nasa ibabaw na callout tree. Click nyo yan. And also, para dito sa ating next video, double-click lang natin. And then, i-track natin itong callout 1. Then, hit OK. Okay, so i-play na natin. Yun, so sana nakatulong sa inyo yung video na to kung paano gamitin yung motion tracking na bagong features ng Filmora X. So sa next video natin, gagawin naman natin yung multi-motion tracking dito rin naman sa ating Filmora X. So that's it. Please don't forget to like, comment, subscribe, and paklik na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na video nating i-upload. So that's it. Thank you very much. God bless and see you sa next vlog.